Hi guys! Welcome back to my channel. Magluluto tayo ngayon ng papaitan or pinapaitan sa Ilocano. Ito, paniguradong magugustuhan nyo. Sobrang na-miss ko ito. Grabe, isa sa pinaka-paborito kong sabaw. Tara, samahan nyo po akong magluto tayo ng papaitan. Ipapakita ko sa inyo, dito po ako bumibili ng mga laman loob, ng baka o baboy na wala sa mga supermarket. Medyo mas mahal nga lang yung price niya compare sa supermarket, pero sigurado kang malinis yung mga karne dito. Hugasan muna natin mabuti ang mga laman loob ng baka bago natin ito pakuluan. Pag nahugasan na natin ito mabuti, pahukulaan na po natin ito. Lagyan natin ng tubig, tsaka po luya. Then, pwede na natin itong pakuluan. Kuluan lang po natin ito, 5 to 10 minutes. Slicing ko muna itong laman ng baka bago tayo mag-gisa. Hiwain lang po natin ito ng tamang-tama lang. Huwag masyadong manipis at huwag din masyadong makapal. Yung katamtamang hiwa lang po. After 10 minutes, napakuluan na po natin yung laman loob, then hugasan po natin ito. Malinis na po, kaya pwede na natin itong hiwain. Nakakatuwa lang na may mga ganitong laman loob na nabibili dito sa Japan. Yun nga lang, yung abdo ng baka ang walang mabili talaga rito. Mahirap makabili ng abdo ng baka dito sa mga katayan pa ako nakabili. Yan, na-slice ko na po lahat. Pwede na tayong mag-gisa. Kailangan din natin dito ng sibuyas, luya, at sili. Then, ready na tayong mag-gisa. Una, maglagay tayo ng cooking oil. Then, sunod natin ilagay ang luya at saka sibuyas. Pag nagisa na natin ito mabuti, pwede na natin dito ilagay yung beef. Papasarap dito yung maraming luya at sibuyas. Kaya igisa natin ito mabuti para mabango at lalong sumarap at malasa. Kapag naigisa na natin mabuti yung ating beef, pwede na natin dito ilagay ang mga laman loob na napakuluan natin kanina. Ilagay tayo dito ng asin at black pepper para habang ginigisa natin ang ating karne at laman loob, nagkakaroon na rin to ng lasa. Pag naigisa na natin ito mabuti, ililipat ko lang po sa mas malaking lagayan. At lagyan na rin natin ito ng tubig. Pakuluan muna natin ito. Balikan natin to after 1 hour. Pagkaraan ng isang oras, ayan, tignan natin kung malambot na po ito. Medyo malambot na rin po yung ating karne at saka laman loob. Pwede na natin itong timplahan. Ilagay ko na rin po yung ating sili. Lagyan natin ito ng patis. Lagyan na rin po natin ito ng suka. Mas masarap kapag sukang Ilocos ang gamitin ninyo. Pero kung wala naman, pwede naman po kahit na anong suka. Mag-add lang po ako dito ng asin. Then lagay na rin po natin yung abdo ng baka. Add lang po ako dito ng beef cube, pandagdag ng lasa na rin po. Luin lang po natin ito. Then takpan muna natin to, balikan natin to after 30 minutes. After 30 minutes, eto na po yung ating papaitan. Biruin nyo, 2 years na nag-crave ako nito. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng papaitan. Sobrang sarap. Isa ito sa mga paborito kong sabaw. Ayan, paniguradong natatakam na kayo. Eto, magsasandok na ako at kakain na. Eto na po ang ating papaitan. Kain po tayo. Sobrang na-miss ko ito. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Elementary pa lang ako, niluluto ko na to eh. Pati yung sinanglaw, isa rin po yun na paborito ko. Na nagustuhan nyo itong ating menu for today? See you in my next vlog. Bye!